like a bell cut. So magandang araw mga bis. So ngayon, alam nyo naman siguro kung ano yung mga balibalita. So ang dami na natin problema. Ngayon may dumagdag na naman. Ito yung sa PhilHealth. Diba? Pahirap sila sa mga OFW, alam nyo ba yun? Pahirap. Kayong mga taga PhilHealth, pahirap kayo sa mga OFW. Hindi tama yung ginagawa nyo. Hindi makatarungan yung ginagawa nyo. Bakit kaming mga OFW ngayon ang gagatasan nyo? Dahil wala na ba kayong mga pondo or hindi ko alam kung sa mga napunta mga pondo nyo na hindi naman kayo namigay dito sa mga biktima ng COVID-19, wala naman kami nakuha sa inyo. So, saan napunta yung mga pondo nyo? Bakit ngayon, kami mga OFW ang kakaltasan nyo? Kami ngayon yung gagatasan nyo. 3% pa ng salary namin, ha? Antindi nyo. 3%. Hindi makataroon yung ginagawa nyo, PhilHealth. Ang daming OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Papakihira para sa pamilya nila. Diba? Tapos ngayon, ganyan ang gagawin nyo. Ano pang matitira sa mga sahod nila? Sa mga sahod namin? Diba? Halimbawa, magkano lang sinasahod nila sa ibang bansa? 20,000. Halimbawa. Tapos 3% doon, mapupunta sa inyo. Ano pang matitira sa kanila? Diba? So isa lang ang masasabi ko, kung sino man ang pasimuno o kung sino man ang gumawa ng gantong programa ng PhilHealth, isa lang masasabi ko, dang bobo nyo. Hindi mo na kayo nag-isip, diba? Hindi mo na kayo nag-isip or hindi mo na kayo kumonsulta kung tama ba yung gagawin nyo, diba? Imagine mga PC, tingnan nyo, 2,400 ang kinakaltas ng PhilHealth a year. 2,400 a year. Which is okay. Diba? Nasa level. Pero ngayon, 3% ng sahod natin or ng sahod nyo, mga OFW, doon kakaltasin ng PhilHealth. 3% ng sahod mo. Hindi tama yun. Diba? Ang daming Pilipino naghihirap. Ang daming mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para magpakahirap. Tapos ngayon dadagdag na naman kayo mga PhilHealth. Anong gusto nyo mangyari? Bakit ginagatasan nyo kami mga OFW? Hindi tama yung ginagawa nyo. Sino mga ikinabang sa mga gagawin nyo? Tignan nyo yung nangyayari ngayon, yung mga pinauwing seaman. Pinanditirihan ng mga tao. Diba? Akala nila may magantong malalang sakit. Pinanditirihan nila kami. Kami mga seafarer, mga seaman, mga OFW na umuwi ngayon. Tapos ngayon, anong gagawin nyo? Maniningil kayo ng 3% ng salary namin. Diba? Tapos sino makikinabang? Yung mga buwakan eh ng babash sa amin. Diba? Tama ba yung ginagawa nyo? Di tama yan. Napaka-unfair nyo. Napaka-unfair. Imagine, ilang Pilipino ang nagtatrabaho abroad? Daang-daan libo, baka nga milyon pa. Diba? Tapos 3% ng sahod nila, kakaltasin nyo, buwan-buwan. So, ganong kalaking pera ang makukuha nyo, mga buwakan na kayo? Hindi tama yan, mali ang ginagawa nyo. Dapat kumukonsulta muna kayo. Hindi yung naglalabas na lang kayo ng ordinansa na ganito ang gagawin nyo. Mali. It's a big no. Kung sino man ang gumawa niyan, o kung sino man nagpatupad niyan, kung sino man nag-sign niyan, isa lang masasabi ko, dang bobo niyo. Sabi ko sa inyo, kawawa kami. Hindi pa nga kami nakakasurvive ngayon. Di wala kami nakuwang ayuda. Dito sa DSWD, dito sa OWA, pahirap ang kumuha. Kung makakuha ka man, ang swerte mo na. Tapos sasabayin niyo pa ng ganyan. Na 3% ang kukunin nyo sa sahod namin,
Buha ka na kayo. Alam nyo ba yung pinagagawa nyo? Tingnan nyo mga piece. Halimbawa, ang sahod ng OFW, sige, sabihin natin 100,000 sa buwan. Sabihin lang natin, let's say. So, 3% ng 100,000 ay 3,000. So, 3,000 ang kinakakaltasin sa'yo monthly. Monthly, 3,000. Hindi makatarungan yan. Hindi makatarungan. 1,400 a year ang kinakaltas ng PhilHealth. 2,400 a year. So, divide mo sa 12, magkano lang yun? Diba? So, yun lang yung monthly mo. 2,400, isang buong taon na yun. Pero ngayon, monthly, kakaltasan ka ng 3% ng salary mo. So, let's say, sinabi ko nga, 100,000 pesos ang sahod mo, 3% noon is 3,000. So, 3,000 kakaltasan ka buwan-buwan ng PhilHealth. Diba? Ngayon, kung hindi ka magbayad, ano mangyayari sa'yo? Hindi nila ilalabas ang OEC mo o yung Overseas Employment Certificate mo hanggat hindi ka nagbabayad ng PhilHealth. Hanggat di mo nababayaran ng buo yung PhilHealth. Tama ba yon? Panggigipit yung ginagawa nyo. Panggigipit. Hindi tama yan. Mga buwaka na yan na kayo. Hindi tama yan. Diba? Siyempre, obligado magbayad yung mga OFW para lang mailabas yung OEC nila. Diba? Ganun ba ang gusto nyo mangyari? Hindi tama yan. Baka na kayo, hindi tama yan. Ewan ko ba, Diyos por santo, kung ano meron sa pag-uutak, meron kayo. Gigipitin nyo yung OFW. Iho-hold nyo yung OEC nila kasi ayaw nila magbayad halimbawa ng PhilHealth na yan. Yan 3% na pinapatupad nyo. Anong gagawin nyo? I-hold nyo yung OEC nila. Hindi nyo ilalabas kasi hindi nyo nababayaran yung PhilHealth. So, ang gusto nyo, bayaran nila ng buo, sa kanyo ilalabas yung OEC. Anong ginagawa nyo? Diba? Mabuhakan na yun na kayo. Di tama yung ginagawa nyo. Ginigipit nyo kami, mga OFW. Diba? Papatupan nyo, hindi pa nga nakakalis yung OFW, may isipan na silang bayarin. Diba? Maling-mali ang ginagawa nyo, maling-mali PhilHealth, sinasabi ko sa inyo. Wala akong pakialam kung saan man, sino man makarinig na ito, wala akong pakialam. Dito pinaglalaban namin kung ano yung karapatan namin ng mga OFW. Ang laki ng naitutulong namin sa Pilipinas, sa bansa. Sa remittance pa lang eh. Ang laki na lang na itutulong namin. Diba? Tapos ganyan ang gagawin nyo. Tapos yung ibang mga tao, grabing manlait sa mga OFW. Eh, wala naman silang na itutulong sa Pilipinas, sa bansa. Puro lang panlalait, puro lang pambabash, mga buwakan na yun na kayo. Diba? Subukan nyo mag-abroad nang malaman nyo. Subukan nyo magtrabaho sa ibang bansa nang malaman nyo kung ano yung sinasabi namin. Para maintindihan nyo, para malaman nyo. Hindi yung puro pambabatikos, pangbabash ang ginagawa nyo sa amin. Subukan nyo rin magtrabaho sa ibang bansa. Subukan nyo magbanat ng buto. Mga buwakan na yun na kayo. Hindi tama ang ginagawa nyo. Mga buwakan na yun na kayo. Maling mali. Kaya ngayon, sinasabi ko, kung sino man ang patupad nyan sa PhilHealth, wala akong pakailan buwakan na yun na kayo. Kung sino man ang patupad nyan, isa lang masasabi ko sa inyo, dambobo mo, dambobo nyo kung sino man kayo. Mag-isip muna kayo, mag-isip kayo. Mag-isip muna kayo, bago kayo gumawa nung hakbang kung anong gagawin nyo. Kumonsulta muna kayo kung tama ba yung gagawin nyo. Siguro kung 1%, baka okay pa siguro eh kung 1% eh. Diba? Let's say lang ha, siguro kung 1% baka umagree pa yung mga OFW eh. Pero 3%, hindi siguro. 1%, malaki na nga yun eh, kung tutusin. Diba? Kung sa 100,000, sahod mo, 1,000 kakaltasin sa buwan, kung 1%, eh 3% to eh, 3,000 ang kakaltasin sa'yo buwan-buwan. Diba? So, isa-isang taon, magkano yun?
mahina ako sa mate. 3 times 12 mo, magkano yun? Yun ang kalalabasan. So, isang taon. 30,000 mahigit. So, sa 10 months, sa 3,000, 30,000. 10 months pa lang yun. So, plus 2 months, 6,000. So, it's 36,000 per year ang kakaltasin. Kung halimbawa ang sahod mo ay 100,000 isang buwan. Imagine, ang laki. 36,000 sa isang taon. Na which is 2,400 lang a year. So, ang laki ng diferensya. Nagigets nyo ako, mga peace? Ang laki ng diferensya. Mula 2,400 up to 36,000. Diba? Ang laki ng diferensya. Papayag ba tayo ng mga ganyan? Ilaban natin to. Merong mga petition ngayon, so sana makipagtulungan kayo sa akin, sa amin. Petition natin to. Ilalagay ko dyan sa description mamaya yung link about dun sa petition. Magtulungan tayo mga peace, kasi hindi tama yung ginagawa ng mga PhilHealth na to. Mabaka na ng PhilHealth na to eh. Hindi yan tama. Kasi once yan na napatupad, for sure, mahihirapan tayo. Makikita nyo pagdating ng sahur nyo, pagkikita nyo sa payslip nyo, bakit ganto, bakit ganon. Diba? Maniwala kayo sa akin. So, ngayon pa lang, petition, paglaban natin to, ngayon pa lang magtulungan na tayo. Sa lahat ng mga OFW na tulad ko, ngayon pa lang, ipaglaban na natin to. Para hindi na tayo humantong sa huli na maipatupad talaga to na mandatory na ayan na, yung bonbon kakaltasin sa'yo yung 3% dun sa sahod mo, which is hindi maganda. Yung 3% na yun is malaki na yung matutulong sa pamilya mo. Halimbawa, diba? Yung dating 200 or 300 monthly na kinakalta sa'yo is magiging 1,000 isang buwan. Yung 700 na yun na idadagdag, halimbawa, is malaking tulong na yun para sa pamilya mo. Ilang kilong bigas na yun. Pambili mo na ng ulam yun, pambili na ng mga gamot yun. Diba? Hindi tayo nag-abroad, hindi tayo nagtatrabaho sa ibang bansa para lang maglaro, para lang magwaldas ng pera. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. So kaya nakikiusap ako sa inyo, makipagtulungan kayo sa akin, sa amin, sa mga lahat ng OFW, ipaglaban natin itong pinapatupad na 3% ng PhilHealth. So meron dyan link sa description about sa petition. So ilaban natin to. Magpetition tayo about dito sa 3% mga peace. Kasi hindi talaga biro ang ginagawa na itong PhilHealth. Ginagawa tayong gatasan. Ginagawa tayong mga tanga na itong mga PhilHealth na to eh. Sila yung mag-abroad para malaman nila kung ano yung mga hinanaing natin. Diba? Hindi tama ang ginagawa nila. So hindi lang naman PhilHealth ang kakaltas. May SSS. Diba? May ano pa ba yung mga kaltas-kaltas dyan. Diba? So yun yung sinasabi ko. Tulungan nyo ako about dito sa petition na to. Ipaglaban natin to mga peace. Hindi tama yung ginagawa nila. Isipin nyo, iipitin yung OEC natin. Pag hindi tayo nagbayad, iipitin na nila yung OEC natin. Hindi nila ilalabas yung OEC natin hanggat hindi tayo nagbabayad ng PhilHealth in full payment. Diba? Ang ginagawa nila, pang-iipit. Hindi tama yun. Kasi sa PUA manggagaling ang OEC, hindi sa inyo. So kakausapin yung PUA na i-hold yung OEC hanggat hindi nyo binabayaran ng mga OFW yung sa PhilHealth. Tama ba? Kasi hindi sa inyo manggagaling ang OEC. Ang OEC manggagaling sa PUA, hindi sa inyo. Para i-hold yung OEC ng mga OFW, kasi hindi namin nababayaran yung PhilHealth. So obligasyon namin magbayad para lang ilabas yung OEC namin. So kaya nakikusap ako sa inyo mga peace. Magtulungan tayo about dito. Para din naman sa atin to, para din naman sa pamilya natin to. Huwag nating hayaan gawin sa atin to ng mga PhilHealth. O pasalamat tayo sa PhilHealth before. Kasi nagagamit natin yung iba na benefits natin. Diba? Pero ngayon, na ganito yung patakarang ginawa nila na
sumobra na eh, sumobra na yung hinihiling nila, hindi na maganda, hindi na tama. Gatasan na ang tawag diyan, 'di ba? Gatasan na, nangiipit pa. 'Di ba? Iipitin pa yung OEC natin. Hindi na tama 'yon, hindi na tama, mga guys, mga peace. So, tulungan niyo ako. Magtulungan tayong lahat, 'di ba? Napaka-unfair sa atin, napaka-unfair. Bakit yung iba mga nandito nang tatrabaho, hindi nila kakaltasan ng 3% yung sahod nila? 'Di ba? Sa atin lang ng mga OFW. Napaka-unfair, 'di ba? 'Di ba? Kung kakaltasan tayo, kaltasan din nila yung mga nagtatrabaho dito ng PhilHealth. Ang 3% ang sahod nila rito. Tignan ko lang. Kung hindi magkagulo, 'di ba? Bakit tayo mga OFW lang? Kasi tingin nila maraming malaking sahod natin. Doon sila nagkakamali. 'Di ba? Napaka-unfair. Hindi tama 'yung ginagawa nila. So sana tulungan niyo ako mga peace. So 'yun lang. Mga nilabas natin mga saloobin kasi nakikita ko sa mga social media, Facebook, ang daming hinanaing about dito sa PhilHealth. Kaya nagsalita na rin tayo about yung mga tunay na nararamdaman natin about dito, yung hinanaing natin, which is totoo naman talaga, 'di ba? So ako as isang OFW, simpatya about dito at tahanda rin akong makipagtulungan. So sana kayo rin makipagtulungan din kayo sa akin. Sa lahat ng mga OFW, kahit mga hindi OFW, yung mga kaibigan nyo o yung mga kamag-anak nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa, is magtulungan din tayo about dito. Hindi naman para sa amin lang to, para din naman sa inyo to, sa mga pamilya, sa lahat, para naman sa atin lahat to. So magtulungan tayo mga peace. So yun lang po, at sana po nakatulong about dito sa hinanaing natin. At sana po tulungan nyo ako. Magtulungan tayo mga peace. So yun lang po. At sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And then click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Salamat mga peace!